draft, tayo ay pupunta na sa ating draft for Game 2. Bren, still at the blue side, at TNC naman ang nasa red side pa rin. Ooh, interesting. Still, Fredrin and Paquito, nakita nila yung mga games ng AP Bren nung nasa Romania pa sila, their Iash performance. Naging stellar talaga, lalo yung Fredrin. Yeah. Top 3 jungle picks ng IESF was the Fredrin, Martis, and Baksha sa jungle role. Pero of course, mahirap pa rin talaga kalaban yung Fredrin nowadays, kahit pa na-nerf na yung ibang kits. Ang kalakasan kasi ni Fredrin is, unlike other junglers, napakahirap ng i-shutdown. Hindi super buff dependent and hindi rin basta-basta nai-invaded. Oh, yeah. Tsaka pwede, ano, may damage din pagka tama yung sak niya tsaka yung kanyang ultimate. Yeah. So ganda-ganda pa rin nung pinapakitang drafting. So hindi mo nababaguhin, syempre, tsaka na lang pag nakita na at na-reveal yung mga heroes. So still, Faramis for the third ban ng AP Bren coming to this game. So for TNC, Franco, wow. A lot of respect. Okay. So, there's no Kaja, wag na rin tayong mag-Franco, please lang, parang ganon. Nag-alis na kagad sila dito ng mga heroes na nagpahirap sa kanila nung game number one. Magandang decision para sa TNC, pero dahil dito, open pa rin ang Kadita. Yeah. So, pwedeng unahin kagad muli ito ng AP Bren, na isa rin sa mga nagpahirap sa kanila nung game one. Unless gusto mag-flex ni Pew, tapos kunin niya yung Valentina. Pero di, Kadita pa rin. Same pa din. Wala na mga suppress sa game na to. Open pa rin ang Joy. Now, if TNC still wants to take it, nandiyan pa rin yung Angela and Joy. Again, susceptible ka sa Esmeralda combo, but you could run it second time around kasi hindi naman nagpakita ng Esmeralda yung AP Bren. It's a dangerous territory na paglalaroan mo against TNC. Pero, syempre, dancing the night away. Gusto mo na mga sumasayo na heroes. True. Kunin mo na yung mga Joy, Esmeralda, yung mga ganyang heroes. Pero marami pa rin option. Pwede nilang kunin yung Martis. Pwede nilang kunin, again, yung Lancelot ni King Kong. You could go back to signature picks. Nandiyan pa rin yung mga typical heroes ni Bentix, yung mga Kufra, yung mga Grok. And ang daming pwedeng option for Nintendo. They don't need to overreact against this Kadita. So kinuha na yung Martis. And Novaria, very interesting pick kasi it does limit yung hero pool na pwedeng ilabas ni Ogwen. Hindi ka basta-basta pwede kumuha ng mga setter heroes like Kufra kasi kita ka lagi ni Novaria. Pero anong recent games ng AP Bren, ginagamit nila si Ogwen na Kadita? Yeah. So yung kinagandahan ngayon, flex pa rin. So alam nyo, parang flex pa rin. Actually, even yung Novaria dito, flex, it's either post 4, post 5, could be. We'll see kung ano ang kanilang next name pipick. So ano bang open ngayon? Magma-marksman? Claude, ayan. Claude, napaganda. Uh-huh. Pwede mong bulagayin yung Novaria. Claude ni Super Marco. Usually, alam mo ito, Brits. Sige. Pag may Novaria, auto-pick tayong Claude. Kasi number one, wala kang pangiro sa Astral Echo. Tama. Kahit mas slow ka, yung stats ng Art of Thievery ay enough. Pero hindi, kinuha nila yung Gold Lane Powerhouse na si Brody. And now, they were the ones to get the Grok. And I feel like it's a good hero that matches up well against Novaria. Kasi again, very similar situation with Claude, wala siyang pake sa Astral Echo and nandyan yung potential set, yung biglang set ni Kufra. Kasi unlike yung Cho kanina against sa Martis, actually very bad matchup yun for the Cho. Si Grok, pwede mong biglayin yung Martis. Hindi mo i-expect kasi yung Flicker Wild Charge, so hindi ka basta-basta makaka-react with the Mortal Coil. Yeah, and isa yun sa mga rason kung bakit talaga pinapriority pick itong Martis, eh, no? Yung kakayahan niya na makaiwas. And maganda yung na-point out po na surprise attacks ang laging aabangan no, para dito sa AP Bren. Pero again, nag-wonder ako kung paano nila lalaroin itong Novaria to. Is it a roaming Novaria? Kasi knowing Bentix, hindi ito yung mga path na talagang sinusundan niya, 'di ba? More on the setups, more on the iso plays. Hi. 'Di ba? Mapapahay ka na lang. Tatlo na yung picks, guys, pero parang dalawang heroes pa lang yung sure natin kung ano yung role. Sobrang actually, tatlo. Yung Martis, Bruno, tsaka Brody. Sobrang flexible nung magkabilang side. Actually, sa sobrang flexible ng comp ng AP Bren, laging ginagawa ito ng mga top teams. Yung Grok, laging nasa first phase yan. Number one, may tatlong reason. Number one, anti-Claude. Kasi meron kang wild charge into the Blazing Duet. Number two, it's just a very strong hero at the moment kasi yung mga physical damage dealers ngayon, nalilimit ni Grok yung damage kapag nilagay mo doon sa number 3 point ko na XP Grok. Kasi kapag mumubo ka ng mga physical damage, tumataas yung physical defense mo. And nandun yung flexibility na pwede mong ilagay to kay Ogwen, pwede mong ilagay kay Flap TZ. And yung Grok Kadita, hindi mo nga alam kung anong role pupunta niya kasi pwede pang gawing
post 5, sabi mo nga, kay Ogwen yung kadita. Yeah, and i-add ko lang doon, no, isa rin sa mga rason no, na nagpapaganda para sa isang Grock, eh yung kakayahan niyang mag-delay ng minion, ng flow, di ba? Yeah. Parang isa yun sa mga parang underrated na pwedeng gawin talaga ng isang Grock. Na sa una, hindi mo mararamdaman, pero makikita mo na lang, bakit nadidelay ako? Bakit nakukulangan ako at bagal ng flow ng minions namin, di ba? Super important nun kasi kapag yung Grock nag-decide na kunin yung Guardian's Barrier, delayed yung XP nung tank. Hindi lang yung support, yung tank din. Kasi kapag may naiwang XP and gold sa team mo, hindi ka agad nagpo-proc yung blessing. Ayaw so, madedelay at madedelay yung XP and gold nung tank support, which means madedelay din yung gank sa side lanes at mauuna yung Grock tsaka yung kasama niyong support for the side of AP. Domino effect. Yeah. And I like this yung respeto. Ito ang tawag ko rito, the Ducky Ban. Yung Digis. Oo. Oh, oh. For the longest time, nightmare to ng AP Bren. Digi Ban, kasi knowing na meron kang Grock. And grabe, yung wow. Digi ni Bentings. Yung sayaw ng TNC. Oh, oh. 76 Kaldags per match. Last season. Sino na film? Sino na film nito? Para tinatay ko kaya magkakasar, hindi kaya. 76. Shout out dun sa nagbilang. Shout out sa iyo kung sino ka man. Ano yung per tao or? Alam mong binilang eh kasi exact number eh. 76. Hindi ko na kaya. Ito. Kita na natin guys yung ating graphics. So, makikita nyo kung ano ba yung parang strength ng isang team leaning towards. Pero maganda yung sa TNC. Yeah, maganda yung sa TNC. Mas covered nila yung mga aspects ng mga bagay na gusto mo para makabuo ng magandang lineup. Meron silang teamfight, meron silang damage, meron silang isoplay with the lapu-lapu. And nandoon yung vision na pinaprovide ni Novaria. Ang problem lang dito is late game. Kahit pa sabihin natin may damage output yung Bruno and lapu-lapu, hindi to basta-basta na parang easy late game tulad ng Claude na naturally masakit lang talaga yung damage output. You need to close these gaps. Although capable naman sila kasi nandiyan yung mobility ni Lapu-Lapu and Martis, but these are heroes na kaya ding patayin ni Kadita agad. Oh, Yuzo. I like this Yuzo wing. Oh, wow. Parang hirap mag-Bruno ngayon. Jungle Grock. Oh my gosh. Okay, sinabi natin kanina, pwede siyang maging hero ni Ogwen, pwede siyang maging hero ni Flav TZ. Yung pala, hero din siya ni Kyle TZ. Actually, hindi natin sure. Natry ko na itong Yuzong Jungle. It's viable. Okay. Pero I would still say na mas ipaprioritize ni AP Bren yung Grock Jungle kasi nakita natin to, may kinawawa silang team sa ISF. Bawal mong contestant to ng Turtle. Naka-flex lang eh, no? Kasi ang difference ni Grock sa mga malalakas na jungler sa Turtle, like yung Lancelot na nag-knockout, yung Akai na nagtutulak, ito yung literal pag dumikit na sa Turtle, si Grock, pala ka na dyan, Turtle. Papatayin ko muna yung jungler ng kalaban. Oh, diretso na lang muna. Mamaya na lang tayo magkita ulit. So ito guys, again, last pick para side ng TNC. Uy! Wow, Florine! And Florine! Okay, so... Okay, so for me, my take on this Florine pick to actually complete the lineup of TNC is that parang kulang ulit sila in terms of burst damage coming from the middle lane. Grabe, pag pinagpatong mo na yung dalawang graph, kapag kinompare mo na, biglang mas mataas yung capacity ng AP Bren. It's not just because of the composition, but when TNC picked up yung Florine nila, something changed between the dynamics. Ang number one na makikita mong inherent problem ng TNC's lineup, wala silang natural catch versus AP Bren. Yeah. And feeling ko dito magandang ilagay para sa AP Bren yung kataganan, never let them know your first next move. Yun. Kasi hindi natin alam actually kung saan pupunta and viable naman lahat. Kagaya nga ng nabanggit ni Midnight. Pero ngayon, is parang jungle, jungle. Mamaya na natin hula. Ah, sige na nga, mamaya na nga. Oh, may kita din naman talaga natin kung saan na pupunta yung dalawa. Well, I gotta say for TNC naman, what's good is that kahit ganito yung lineup nila, parang judgment natin is based on what we know. Siyempre meron din silang ibang alam sa kanilang hero composition ngayon. Yeah. Probably part of their strategy. It's also one of those never let them know your next move. Kasi hindi natin alam kung paano na pag-aganahin to. Yeah, pero ang strength ng TNC, ang lineup nila, very snowball heavy. Meron silang Lapu-Lapu, meron silang Bruno. And the way this lineup works is they control the momentum in such a dominating manner. Kasi once na ma-establish nila yung gold lead, hindi problema ang pag-take ng mga towers kasi again, may vision coming up from the Novaria. Oo, tama-tama yan. Tsaka si King Kong din, yung hero niya. Si Marcus Snowball din yan. Maririnig natin ngayon ang ugong ng ating venue. Again, game number 2, AP Bren versus TNC. Pagdating dito sa ating emblems, ano bang pinaka-pansin natin
parang say, okay. Actually, interesting, no, na si Few dito, instead of the typical assassin emblems na actually nakita din natin sa kanya nung ISF, iba ngayon. Kinukuha niya ngayon yung mage emblem. So, I feel like naiintindihan ni Few yung difference ng assassin versus versus mage. Kasi yung mage, usually, may mga players na pinaprioritize to for the poke value. Mm. And I feel like with Ogwen being in sync, with Few, nagmamatter to kasi yung early magic power na makukuha mo, mas madaling ano eh, mas madaling gamitin yung harass. Yung bitaw ka lang ng bitaw. Exactly. Kasi hindi nagmamatter masyado yung burst damage na talaga magbe-benefit ka if you have a penetration. Yeah. Kahit tumama lang yung first skill ni Few, okay na yun. Oo. Kasi napakataas yung damage. Tapos meron pang pwede follow up eh. So exactly. Parang ano to, kinukompleto na yung ingredients. Yep. Para dun sa napagandang panlasa para sa kanila. So, makikita natin ngayon para sa ating dalawang kupunan, maingat lang. At yung mga ganyang galaw, for sure, ay alam din ng TNC na nandun si Ogwen ng moment na yun. So, 3-2 seconds bago magsimula ang ating total objective. At unang pupuesto dito is, of course, our junglers. Nandito na rin si Few, nandito na rin si Ogwen. Uy, masakit-sakit to ha. Hindi niya pwedeng natambayan. Oh. Yan, pero tumama yung stun ng Curse of Crow. Doon sa pagkakataon na yun. At umatras, actually, si King Kong, ha, doon sa contest or doon sa planong contestation, doon sa turtle. Grabe talaga yung Bruce Queen. Lalim ni Flop. Grabe mga sila pinapakita ni Flop. O, talagang commit sa trabaho. Gamit ka agad ng Black Dragon form. And talagang zinone out in jungle. Pero gusto ko i-comment si Few, grabe. Sobrang tapang nung Farsa. Ginawita ng full combo ni King Kong. Pero sabi ni Few, kabisado ko damage mo. Hindi ko kailangan mag-flicker, hindi ko kailangan mag-wings by wings. Tatayuan kita. Saka Ate Ignot, ang hero niya ay Few. Ang hero niya is Farsa. Tama naman. Napaka squishy na hero and up against si Martis. So ganun na kataas yung confidence. So ngayon para sa AP Brand, it's really more of them securing muna yung mga objectives. Pero kinagandahan para sa TNC, kung titignan yung gold, meron pa rin silang control. Kasi hindi naging ganun kalaki yung kalamangan. So probably makikita tayo ng rotation from them. May surprising clap para dito kaya King Kong yung decimate combo. At dito lang tayo po, dumating na tayo sa era na pati Lito Wander talagang pinag-aagawan na. Nilalaban eh. Pinagawang turtle yung Lito Wanderer eh, no? Pero si Ogwen, nag-commit na nga rin ng, ano, eh, ng rough waves. So ibig sabihin, talagang, ano, no, talagang binibigyan na ng prioritization bawat objective na pwede mong makuha. And gusto ko lang sabihin na itong turtle, di ba, sa mga bago at hindi nakakaalam, no, itong turtle kasi ngayon, eh, mas mataas na yung bigay na XP. So yeah, talagang kailangan mong i-contest to. Kumbaga dumating na sa punto na sinabi ni Munton na hindi, ayaw nyo, ah. Oh. Sabi kasi ni Mopa Zen, eh. Ginigive nyo, ah. Ba't yung pinas turtle ng turtle? Oh. O yan, sabi ni Emil. O yan, o turtle. Ay, ito na. Turtle kayo lahat. Turtle. Oh, lahat sila, nagtuturtle lang ngayon. Kasi ito ba, yung cross-map na ano? Yeah. Yung cross-map play, actually, yung ang pinaka-prominent dito is yung Blacklist International. Eh. Yung kapag ibibigay yung turtle, ang dami nilang kinukuha. May gold lane na plato, tapos mag-i-invade. Pero ngayon kasi hindi mo pwedeng i-undermine. May meta place na. May general assembly. Pero bottom lane natin, si SO ang target nila. Nakikipagsabahin din sa dalawa. Grabe yung sustain dito ng isang lapo-lapo. SO, talagang ano, no, medyo kabisado niya kung gaano kalakas yung makukuha niyang regeneration if ever doon. Yeah. At yung turtle, hinahatak na rin, ha? Yeah. Unlike game number one, kahit pa sabihin natin may problem sa catching and TNC, what they have right now is still sustain. Pero yung sustain nila, capable na, no, na nilalabanan nila yung burst damage ng galing sa AP Prince. Ay! Grabe na tunaw doon sa decimation mula dito kay King Kong. Pero si Kyle TZ, ha, threat pa rin yung kanyang wall charge. Nagamit na nga niya ito. Pero nakapila, kaya lang siya pa rin ang makakakuha. What? Wow! Kaya pala parang ano lang siya, kalmado lang siya nung una. Inaabangan niya ko kailan yung power of nature niya, yung wild charge niya rin. Tapos yun pala, mayroong retribution. Okay, for TNC, yun yung mga kailangan na iwasan coming to the next turtle objective para sa ating laro. But so far, in terms of damage, ay pantay pa rin talaga ang ating mga teams, ang ating mga heroes ngayon. Pero maganda yung laning. Maganda yung laning ng Bruno sa top lane, by yeah, the way. Ano, medyo naka-vacation mode si Innocent dito. Even though one level ahead si Super Marco. Pero by the way, gusto ko na sabihin na yung ginawa ni Kyle TZ kanina, hindi ganun kasimple yun. Kapag inimagine mo, naka-hold yung power of nature, tapos nag-retry siya. Dalawang daliri sa isang kamay yung gagamitin mo para mangyari yun. And napaalupit ng play na yun kasi nandun yung mentality niya na may mortal coil, ang daming panggulo, hindi ko bibitawan yung CC immunity ko sa pader. Uy, pero speak of CC, nandun yung CC, pero nakaiwas
Sino nga ba masisisidil si Hesu? Ay inabutan na ng tatlo and Super Marco ay makakakuha na ng kanyang unang kill. Owen. Kaya lang si Kingkong ayaw sumuko. Gusto sanang pitasin itong si Owen. Pero nandun yung damage at yung kate na rin ng mga normal damage na nang bumula dito sa isang Mortis. Oh, ramdam na rin natin na para sa side ng TNC na nandun at gusto na lang gumawa ng play. But still for AP Brand, maganda ang pagkakataka sila. And look at the laning, by the way, of Flap TZ doon sa may bottom lane. Naangat nga yung minion wave habang nagti-teamfight ng moment na yun. Still top lane, gusto pa rin depensahan. AP Brand, madedepensahan pa rin yung top lane. Gapiso na lang. Gapiso talaga. Literal one hit. Kahit nga si Bentings yung tumira niyan, babagsak yung Torre na yun eh. Konti na lang. Pero ganun pa rin, doon natin may kita that for Brand or AP Brand, hindi sila willing to give out resources against the TNC. And if they have the time to defend a specific lane, why not? By the way, gusto ko na highlight dito yung itemization ng magkabilang junglers to. May insurance sila sa mga physical damage na magkabilang kupunan. Kasi si Kyle TZ, actually nirush niya yung blade armor after nung kanyang initial na leg plates pati molten essence. That's also true with King Kong na meron siyang leg plates dito just to mitigate some damage coming out from Super Marco and si Flap TZ. And of course, yung power of nature na rin ang gagaling mula kay Kyle. Interestingly enough, si Flap ay naka-war axe on Yuzong. Waling kita ata natin nito. Well, siya din naman yung ano niyan, siya din naman yung halos next gumagamit pump niyan nung MPL Season 6 and 7. So, kakaibang team plan naman natin makikita. Ito na yung objective, sinisimulan natin. Huwag na yung Dragon, pati na rin yung Feathered Airstrike. Ganda ng bugaw na ginagawa dito ni Black DZ na palayo talaga ng gusto itong si King Kong at walang naging attempt para sa TNC na i-contest yun. Habang si Super Marco, talaga inuunahan na ni Innocent. Oh, no! Aabot ba siya nandun yung dash? Nagamit kami na pala kanina with the world. Habang si Super Marco ay may outlay na gagawin. At sino ang magiging next casualty? Bentings! Ang isasama na natin sa listahan ngayon, Kyle TZ, nakakatunog dito sa may bandang gitna. King Kong at itong si Hesu. At he's kahit papano ay nakuha sila. Pero sa may bandang iba ba may ginagawa si Flap? What an outplay para doon sa marksman. AP Brand, Super Marco. Sabi niya, okay lang, parang isusugal ko na, sasalubungin ko na rin. And in an instant, nakakuha niya dito si Innocent. At tama nangyari yun, nabaget ni Burrito kanina na si Flap TZ nakakuha pa ng Torre. So parang ngayon sa AP Brand, hindi na pinipilit. Kung wala naman teamfight na kailangan si Flap TZ dito, wag. I'm pretty sure hinintay pa nga ni Super Marco yung dash ni Bruno bago niya ginamit yung second skill. Kasi ang different ano sana noon, different scenario sana noon, kapag ginamit ni Brody yung second skill, may istakan siya, tapos next normal hit, aabutan siya ni Innocent with the dash also, and tatamaan siya ng stun. So, talagang hinintay niya mag-dash yung Bruno. Nung nag-dash na, umatak siya, tsaka yung second skill, para siya yung may stun. Ay, yun pala yun. So, pigil na pigil din. Parang grabe yung micro. Kakaibang teknikan. Pero kinagandahan nun, guys, para kay Innocent, ramdam mo na yung damage. Oh, yeah. Kasi hindi pa siya sumasama sa teamfight eh. So, hindi pa natin nakikita yung full potential, full damage na kayang ibigay ng TNC with Innocent as part of the teamfight. Kaya kung makikita nyo, yung trajectory niya ngayon, sa kanila na. Hawak niya na yung double crit item niya. Papasok mo pa dyan yung Fatal coming out from the emblem na may additional crit. And si Super Marco naman, hawak niya yung demonyong build kay Brody. Yung Blade of Heptasis tsaka yung Maleficor. Galit sa armor yung taong yan. Yung sobrang kate. Ay, pinaplano sila dito. Nagamit na yung Bloom na ultimate mula. Grabe! Makate na rin dito si Innocent pero Petrify nagamit na. Barrier! Breaker niya nagagamitin niya for the follow-up! And si Innocent ang mamamatay doon sa naging proseso. Wala rin si Flap TZ for the next 20 seconds habang si King Kong ang plano ata niya ay kagatin itong si Pew. Nandun yung Astral Meteor at susuko na muna ang TNC. Lord ay available na. Grabe, El Capitan. Ginamit pa niya yung flicker niya para umabot yung Feathered Essex. Sabi niya, delikado na. Hindi na inosente. Si Hesu ngayon! Torn apart memory para kay Super Marco. Andun yung Astral Echo. Wow! Hindi na mapaliwanag ng siyensya. Dinadaan nila sa bilang eh. Every single time na nakakakita tayo ng outplay from AP Brand, it's scientific. Nakita natin kanina yung flicker play camera from view kasi alam na walang dash. Pero mamaya tayo pagsapan yun. Sige, itong inahabol dito. Ang kataya, King Kong dito. Bababa sa 40% yung kanyang health. Torn apart memory para mapababa ng gusto at hindi na mag-attempt ang kapunan ng CNC doon sa unang Lord of Game. Again, very scientific approach coming out from AP Brand. Nakita natin kanina, gusto ko balikan yung kill kay Bruno. Yung Guardian's Barrier nakasakto doon sa dadashan ni Bruno kaya nauntog si Innocent. And nag-flicker siya. Ay, nag-purify na siya. So wala nang takbo
si Innocent. And si Pew, saktong-sakto yung kanyang flicker play. And si Heso kanina, alam nila walang bravest fighter. Sabi ni Super Marco, wala kang bravest fighter. Okay. Hindi ka matapang ngayon. So, oh. Second skill lang kita. Brave fighter lang muna siya. Hindi mo na siya bravest. Fighter ka lang. Fighter ka lang muna ngayon. Magyong prayer for TNC. Naintala na natin dito yung sustain na kayang ibigay ni Ben Things. So, nandun na eh. Kanina sa may bottom lane, nakataon lang talaga yung artillery burst na pwedeng ibigay dito ni Few Counter-Scape. So, pagandaan na ito ng team fight! Ay! Nandun yung white charge. Buti na nakatakas dito mga members ng TNC habang Black Dagger form para kay Flap TZ. Maraming mga na-exhaust or maraming mga nagamit na ultimates dito, both parties. Pero yung Lord kasi ay nandun pa sa may bandang itaas eh. Asa, may baba eh. Grabe mga pasigaw kapag may biglaan. Sabi pala natin, depende sa team fight na gagawin. Yeah. And they're really aggressive ang AP brand ngayon as much as possible. If they wanna set up, why not? Napaagalan ng konti yung wild charge, pero again, it's the same idea with what they did earlier. Binagsakan ng Feathered Airstrike, ito nag-back yung TNC, nakita natin biglang kasunod yung wild charge at yung Black Dragon form. Yeah. Nandun yung mentality na even if does not hit, makukuha pa rin natin yung tower sa may middle lane kasi si Super Marco naka-tower lock and naka-timing na maayos wow. Yung wild charge nung natapos yung Mortal Coil. Wow, grabe yung sakit ng Feathered Airstrike, kalahati kagad yung way, pero Petrify! With the drop waves, Heso ay papasok, Bravest Fighter nagamit ng aring niya, Lord ay mamamatay. And successful defense para sa TNC. So, pumapasok pa si Heso dito. Oy, with a picture! Mula dito, oh Petrify! Sakto, Flap TZ ngayon. Lilipan muna, wings by wings. Para kay Few, si Flap TZ naman ngayon, aabante, pero aatras muli. Tinamaan, masakit-sakit na. So, Ogwen and the rest of the members from AP Bren ay aatras na muna. Pero ramdam na natin yung sakit ng TNC na napagamit nila dun si yeah. Super Marco ng Wind of Nature. So, yep. Ito na pagdating mga 13 minutes, 14 minutes, kahit si anybody's game. Yeah, may overwhelming damage output din naman ng TNT from Innocent and kahit si Heso. Tapos ang pinakamahirap na factor dito for AP Bren is yung Novaria. Kapag tumatama yung mga Astral recalls, yun yung parang wala silang sagot eh. Parang pag tinamaan sila, wala guys, tigisin talaga natin. Ganyan talaga buhay. Wala tayong Ling, wala tayong Claude. Kasi si Flap TZ, hindi niya sinusundan yung Novaria. Focus ako sa goal ko. Innocent, ikaw ang target ko. Stationary din kasi yung Bruno talaga. At ang delikado naman dito for TNC, si Flap TZ mainit din eh. Parang every time, kung sino target niya, automatic yun lang talaga. Oo. Diretso lang siya sa gusto niya kuhanin. Parang ano, pag bicep ako ng Tuesday, bicep ako ng Tuesday. Oh, pag left day ako ngayon, Ama. Tama, kasi sakto, dapat balansehin mo kasi. Tama. Dapat balansehin. Pero ito na, babalik tayo din sa laban. 5 seconds bago mabuhay itong luminous na Lord at ang AP Bren. Maganda ang pwestuhan nila dito. Nakuha na kagad nila yung maagang position. Mabilis to for both eh, actually. Mabilis yeah. Na sila kumuha ngayon ng Lord nila. Kaya kung papansin niyo, even for AP Bren, hindi din nila pinaforce agad. Kasi gusto nila ma-reveal muna ba? Tama, midnight yung pwesto ng TNC. Kailangan nila muna makita. Actually, muntik pang makita yung Mortal Coil King Kong kanina. Kasi if nakita yun, feeling ko ang kasarot ng Guardian Spiral tsaka Wild Charge eh. Pero speaking about vision, medyo lamang din ang TNC rito. Kasi again, meron silang damage output. They have a lot of ways of trying to get some vision as well against AP Bren. Kasi nandyan din yung Astral Echo. And of course, may mga bypass din sila in the form of the Lapu-Lapu and si King Kong. As long as people pinipita yung Bravest Fighter and Mortal Coil, kaya nilang lapitan itong Lord na to. Kaya medyo hesitant din ang AP Bren on taking this one out, pero grabe yung pwesto. Grabe, ang lalim! May malalim! Oo. May pinaplano. Malalim. Nasa 10 feet na swimming pool. Oo. Ngayon si Ogwen. Again, it's all about vision para dito sa AP Bren. Kailangan muna nilang malaman kung nasaan yung mga kalaban nila kasi nandun rin ang damage dito ng TSP. Speaking of damage, yung mga ilang pagsipa na bola ni Innocent ay umaaray na ang AP Bren at unti-unti na pong nauubos ang buhay ng Lord para sa ating game. Pero na-damage yan si Ogwen. May nakakita sa kanya. Yeah. Uy, pero Black Dragon 4. Pero Nurse nagamit na nga rin. Nabitawan na dito yung Bloom na ultimate. Pero si Cardi, siyempre magtatagumpay doon sa Lord na yon. Pagsak si Innocent, same with King Kong. 2-man down para sa TNC. Si Heso ba ang magiging next casualty? Umabol ba si Super Marco? Nandun yung flicker. Hindi tumama. Ay, ne! Oh! Yung torn apart memory! At napabagsak pa si Heso sa pagkakataon na yon. Mukhang mahirap na yata ang depensahan para dito sa TNC. Merong minion wave para sa kanila. Pwede na sila mag-base lock dito. At ang game na ito ay mapupunta sa Hive! AP Bren winning that game. Napakagandang performance para sa kanila. Ang winning moment na ito is brought to you by our official sponsor, FWG Life Insurance. Again, AP Bren
dumating na sila sa era nila kung saan na parang yung function nila as a player, whatever role, talaga na perfect na nila. This is just mastery coming out from AP Bren. Again, yung pagbibilang ng skills, yung target selection, yung patience. Sa last Lord fight, it was TNC that was pressuring AP Bren. Pero yung commitment, again, nila with the spells, yung Black Dragon form, better air strike. Nung naiwan si King Kong, hindi nga siya nakagamit ng retribution kasi again, he was controlled with the wall charge. Oh, kudos talaga sa timings ng mga players up until the very end ay nandun pa rin. Kahit yung pwesta ni Owen, but syempre kudos din sa kanilang kalaban na TNC Pro Team. Pinakita nila na kaya nilang mag-stretch ng game regardless kung gaano din kalamang yung kanilang kalaban. At knowing na TNC sa kanilang performance last season na bigla ding bumubugso pa angat yung kanilang performance. So palakpakan pa rin natin at napakaganda ng kanilang pinakita. Umpisa pa lang laman ito ng ating season at maari pang marami pang pwede mangyari. But going back, wow, AP Bren, parang hindi napagod. Parang walang ano, parang walang jet lag. Oh, parang hindi napagod sa biyahe. Grabe ang ipinamalas nilang laro ngayon. Fresh from Iyash. Tama ba? Iyash. Ayun. Akala ko Iyash. Okay, sige. Hanggang ngayon hindi ko pa rin talaga sure kung uy. Hindi. Hindi ko kasi alam kung tama o mali yung pag-aabanggit mo. Pero tama ang mga naging desisyon dito ng AP Bren at talaga nagtagumpay doon sa mga plano nila. Napunuan nila lahat ng mga checklist na inilabas mo kanina, Midnight, di ba? Yeah, and it also goes to the, yung Keys to Victory natin kanina. Actually, yung Dance the Night Away, yung mga Lord Dance. Doon natin nakita yung excellence ng AP Bren. Yung communication, synergy, yung timings, almost perfect execution kanina. Yep. Even though hindi na nga sila yung nagahawak nung Lord, alam pa rin nila kung paano nila sasayawan yung TNC. Oo, tsaka yung perfect example din is yung vision na binigay ni Owen dun sa malayo, di ba? Yeah. Nahanap siya nung players ng Novaria because of the Astral Echo. Pero kasi ang kinagandahan naman doon, hindi alam kung sino pa yung ibang kasama doon. Pwedeng parang nang psych sila. That's true. That's na, teka, nandito yung Novaria. Baka meron pang ibang player from AP Bren na pwedeng bigla mag-split push kasi dumating na tayo doon sa panahon din ng MLBB na haba ng Lord, iisipin mo, baka merong ibang nag-aba-backdoor. So, ang dami nga nangyari and disiplina talaga ang pinaka-umaangat at ang pinakita ng AP Bren during that game. Grabe yung grabe yung presensya at tingin nila doon sa minimap. I mean, ang gusto ko lang sabihin dito, ibang klase kasi yung nakokontrol mo kagad yung minions and isa yun sa mga basic principles talaga, bago kayo pumunta sa mga dances na pupuntahan nyo, i-clear nyo muna yung minions para maganda yung flow nyo. Pero knowing kasi kanina, basag na rin yung mga minions. Basag na rin yung mga turrets. So I believe, parang ang ginawa na lang dito ng AP Bren, hinayaan na natin yung mga flow and gagawa na lang tayo ng, mag-aantay na lang natin sila mag-react sa mga bagay na yun. Talagang isang magandang simula para sa AP Bren at pinatutunayan nila na talagang prepared sila para dito sa ating MPL Season 12. Para malaman kung ano bang nararamdaman ng ating winning team, tawagin na muna natin ang ating napakagandang host, Marakino, ikaw na muna. And there you have it, everybody. Congratulations to AP Bren! Alam mo, sobrang impressed ako. Alam ko na delay yung flight nyo, yung iba walang halos anything to sleep with. So, sabi nga ni Coach Ducky kanina, meron siyang pinos na tulog pa yung mga players ko. Send help. So, paano ba kayo ginising ni Coach Ducky? Kasi parang 100% pa rin kayo ngayon eh. Diba? Phew! Yung dun sa tulog, hinayaan na lang muna sila matulog eh. Kung anong oras na lang talaga sila magigising kasi kailangan talaga yung pahingi. So, you came here with very little sleep. So, how did you guys wake up? Ano yung sikreto? Ano ba? Dinner ba kayo? Sinabi ba ni Coach Ducky, babawasan ko yung prize money? Ano ba nangyari? Hindi, kaya rin napuyat ng lalo kasi nung pag-uwi kagabi, gusto pa daw nila maglaro para masanay sa cellphone kasi nagpalit din kami ng device. Huwag mo sabihin ko anong brand. Apo. Okay. Alright. Okay. Oh, by the way, congratulations with the recent win. Okay, curious lang ako, anong plano niyong gawin with the prize money? Yun sa akin, pang dagdag budget sa wedding ko. Woo! Okay, point! Sino ang i-point mo? I-point mo siya? Okay, can you tell everybody what's so amazing about your fiancé? Ano eh?
Di ko alam eh. Basta lahat maganda sa kanya. Oh, kaya anong gagawin niyo sa prize money? Ano, mapapatayo ko na yung resort TZ ko. Oh, resort! Oh, saan? Saan yung resort? Hindi ko pa alam eh. Bahala na. I-point mo kung saang direction. Curious ako. Doon po ato. Doon! Okay, okay. Anong gagawin niya? Anong plano niya with the prize money? Curious lang ako. Sa anak din ni Kyle. Oy! Bigla nagkaroon? Yung ano po, yung aso ko po, si Cassie. Yung dog. Okay, kinabangan ako. Ipon lang po, ipon. Okay. Hindi ko... Ay, ipon! Ano lang po, sa mga kapatid. Sa mga kapatid. Guys, it's so nakakatuwa because a lot of people have been saying a lot of things about the Philippines na end na daw ng Philippine era. Sanay sila na tayo ang nag-dominate. But two international tournament, hindi natin nakuha. But Brent says, no, hold on! Napanalo nila yan at dahil dyan sobrang proud kami. How does it feel na in your face na patunayan nyo, it's not the end of the Philippine era? How does that feel, the way you guys represented us? At anong ibig sabihin ito para sa Pilipinas? Ano po, masaya. Tapos, hindi pa dito nagtatapos yung end of PH era kasi yung M5 sa Pinas gaganapin eh. Hometown natin. Yeah. Indo. About the win, what can you say about that win? Kasi na-uplift nyo yung mga Pinoy. Sobrang nakaka-proud because of what you guys did, it gave us hope again. Amen. Sobrang saya nung pagkapanalo namin dun. Yes. Iniisip na lang din namin, parang additional na dagdag na lang para makabawi ng trash talk yung mga Pinoy. There you go! Pwede tayo bumawi! Mas pinaslakas! Eto, sino sa tingin nyo ang match MVP natin ngayon? And our match MVP is... Let's take a look at the screen. Kyle Teezy, our match MVP! Ay, ang ganda, ang galing na ginawa mo sa Grok Grok Jungle. What was the reason behind that? Hindi kami sanay na makita yon na jungle. Your Grok Jungle. Kasi usually, Rome, hindi na kami sanay na i-jungle yon. Pero you made it so successful. Ano yung, paano mo siya naisip? What was the rationale behind that and how did you make it successful? Yung Grok po kasi yan eh. Ayoko pa talaga mag-rock dun eh, kasi gustong-gusto ko na po mag-assassin nun. Kaso gusto ng coach namin tsaka ni Odin na mag-rock na lang ako kasi para di na kami mahirapan sa early. So last minute yon yung decision na yon. Opo, pero para sa akin, di ako agree. Pero okay lang naman, as a team. And he made it happen! Once again, everybody, congratulations! Give it up for AP Brand! You may now take your bow and take your walk. A victory! Sobrang nakaka-proud naman talaga. Kahit konti lang ang tulog ng Brent, tignan na naman ang ipinakita nila sa first day ng ating MPL Philippines Season 12. We're gonna break that down for you. Babalikan natin ang ating mga casters. Pasok! Thank you so much, Marakino. At napaka-refreshing na makita ang ating mga players ngayon na gumagawa ulit na sumasagot ulit sa mga interviews. At somehow ay nakikita natin yung character development pagdating sa interviews. Kasi dati, nag-update na po pala, nadagdagan na ang words ni Super Marco. Last season kasi binili lang natin, nadagdagan ngayon. May dagdag na sa library. May dagdag na sa library. Tsaka na wala na yung Champa mentality, ah, di ba? Last season! Nice observation. Last season kasi, kapag ini-interview ang Brent, sasabihin lang nila, naka-chamba lang po. Oo. Ngayon, iba kayo yung sinasabi ni Ducky. Na reserve sila dati. Ngayon, may mga ganun-ganun na si Flap, di ba? Gusto ko lang sabihin kay Flap TC na talagang inaangat ko niya. Oo. Dito. Madali eh, madali. Medyo flexible eh. Dinadiretso nyo naman. But yeah, for AP Brenna, napakaganda nung word na ma-flexible. Dahil pinakita talaga nila yung flexibility dyan in that game. Speaking of
flexibility, paano nga ba naging flexible ang AP brand during that game? Submit, guys. Sino mo na ulit? Well, binanggit natin yung flexibility nung Grock kanina sa draft. It really does show us yung mastery ng AP Brent sa kanilang composition and lineups. Unlike nung game number one na na-reveal kagad yung pwesto ng Joy, this time around AP Brent yung gumamit ng first phase para abuse nila yung fact na pwedeng flexible pa yung pwesto ni Grock in that moment, and nilagay pa nga nila sa jungle. Instead of the typical roam and XP na nakikita natin, nilagay pa nila sa jungle role. But the MVP of that game, none other than Super Marco. I would say talagang championship performance yung pinakita nila dito ni Super Marco dito. Kahit pa medyo pagod sila galing sa Romania, nakita natin yung pagbibilang nila ng spell, yung proper target selection, and of course yung mga timing. Yung punishment ni Super Marco kanina kay Jesus really does show a lot when it comes to the presence of mind ni Super Marco. Lagi siyang ready to punish and laging playing aggressively ang AP Brand. Lalo pa't capable yung hero niya. Again, nabanggit natin kanina yung Demonyo build with the Blade of Heptasis, Malefic Roar, tapos patong mo pa dyan yung DHS. So parang kahit anong gawin mo, magpatong ka ng physical armor, magpatong ka ng HP, enough lucky yung damage output ni Super Marco. Ang kailangan niya nalang isipin dito is yung mga spells na hinohold ng TNC. And nakita natin yung TNC nung early parts of the game, kaya naman nilang sinagot, pero this punishment coming up from Super Marco, hinintay niya talaga yung dash mula kay Bruno, and ginamit niya rin yung kanyang second skill for him to be able to stun si Innocent at hindi lumabas yung last hit. Again, yung Guardian's Barrier mula kay Kaltizi rito, napakaganda ng pwesto to punish the Bruno. And yung bravest fighter na kinumit ni Jesu, nakita ni Super Marco. After it ended, sabi ni Super Marco, okay, wala ka na CC immunity, pwede na kita i-stun, and enough again yung aking damage output, especially with the ambush, which is yung passive ng Blade of Heptasis na nagdadagdag ng kanyang physical damage output. AP Brand, every single time nakikita natin sila nagtitake ng objective, either the towers or the lords, laging ready yung wild charge and pati na rin yung Black Dragon form with the synchronization kay Few na lagi rin naka-landing yung kanyang feathered airstrike. Kaya naman naging very decisive yung mga initial objective takes ng AP Brand, and nakapag-establish sila ng again momentum and mid-game control versus TNC. Now looking at the items, nabakita natin kanina yung item ni Super Marco, but also I wanna point out Kaltizi, again yung Blade Armor, kayang-kaya niyang humarap dito kay Innocent kahit pasabihin natin overwhelming yung damage output ni Bruno. Kasi if you're the Bruno, tapos tinayong ka nung Grock sa harap, hindi mo rin basta-basta pwedeng i-hit kasi tatamaan ka din pabalik nung return damage, which is now 30%, nakaka-buff lang. And dagdag pa natin dyan yung early game damage potential ni King Kong, nalilimit din kasi napakataas ng physical defense na binibigay ng Blade Armor for Kaltizi. So literal na, pwede niyang tayuan yung frontline din ng TNC. And that again allows more playing room for AP Brand, meaning mas nakakapwesto ng maayos si Few, mas nakakakita sila ng vision over the heroes of TNC, and nakakapwesto ng maayos din si Oguen. Flaptizi also on the other hand, full tank and full sustain on the fighter emblem. And again, ang kinagandahan ng game niya rito is every single time na nag-objective ang AP Brand, hindi siya nag-hesitate in committing the Dragon Form para ma-make sure nila nasa kanila lagi ang objective, and in turn that translated into a guaranteed victory here for AP Brand. Watch out for the weekly giveaway that will be posted on MPL Philippines Facebook page.